Good day guys. So again, this is your motorcycle master PH. So pagpasensyahan nyo na at medyo matagal tayo na hindi nakagawa ng content. So ngayon mga kaibigan ay bigyan ko lang kayo ng napaka konting tip or napaka ikling video na magbibigay sa inyo ng mga tips, I should say. So normally itong ating motor, pag i-switch on natin yung ating susi, meron at merong iilaw po dyan, lalo sa Honda XRM 125 Fi. So meron pong ilaw yung sa ating dashboard, at may ilaw po sa ating neutral, at may ilaw din po dito sa ating check engine ng mga almost 3 seconds yung tagal niya, or 2 seconds. Then tutunog po yung fuel pump. Normal po yan, ano? Yung umiingay po na yan, nasa ilalim. Yung fuel pump po yan. So ipaparinig ko sa inyo ulit. So i-on ko yung i-off ko muna, and then i-on ko. Ayan. So tumunog. Yan po yung kanyang fuel pump. Ngayon, kasi may nagtanong sa atin, ano daw gagawin niya? Kasi pag isusi niya raw, wala daw umilaw. Walang neutral, wala itong orange na ilaw na yan sa check engine natin. Then wala ding ilaw dito at walang ilaw sa dashboard, no? Ibig sabihin ho nun, kahit i-kickstart mo po yan, maliban lang kung napundi yung mga bulb niyan at meron naman talagang power. At may last pa tayong pwedeng i-test, pag-test, gamiting testing, itong ating busina at yung ating flasher. Ayan. So kung walang ilaw lahat dyan, testing mo yung busina mo. Pag binusina mo at wala pa rin busina, at pag nag-ano ka, wala pa rin, ibig sabihin may problema. Naka-on na yung susi at walang ilaw lahat. Tinest mo yung busina, walang busina, walang lightings sa signal light natin. Kahit anong kickstart mo po niyan, hindi po yan aandar. Okay, hindi po yan aandar. So anong gagawin natin? At pag i-push mo yung iyong starter, hindi rin po yan aandar. Walang power. So yan, umaandar siya. Kasi nga wala namang problema. So ano ang gagawin mo? Simple lang kaibigan. Bago natin pagbintangan yung ating makina, bago natin pagdudahan yung ating gasolina na naubos na, or bago tayo pumunta sa mga iba pang issues, basic muna tayo. Ano ba yung pinaka-basic? At marami ding nagbungabati ko sa atin yan. Napaka-basic daw ng mga tinuturo ko. Which is, ang basic na ito ay pagka iwinalang bahala mo ay magkakaroon po yan ng major issue. So ano yung pinaka-basic na gagawin natin? Check muna yung fuse. Okay? Ito, may fuse box tayo dyan. Tanggalin mo lang itong cover ng battery. Then may makikita ka dyan na fuse. So meron tayong spare dito, dalawa. 15 saka 10 amperes yan. At merong maliit dyan sa ilalim. Nagawang ko na po yan ng vlog dun sa mga naunang videos natin. Hanapin nyo na lang, ilagay ko dyan sa link. Yung link niya ilagay ko sa taas. So yun, palitan nyo lang yung fuse niya. Then balik kayo dito sa susian. Pag isusin nyo, dapat umilaw na po yan. Okay? Pag napalitan nyo na ng fuse, okay yung buo yung fuse ninyo, iilaw na po yan. At pag pina-under mo yan, aandar na po yan. Pag i-kickstart mo yan, aandar din po yan. So yun lang po mga kaibigan, napakasimpleng troubleshoot. Bago natin pagbintangan yung makina natin at yung ating gasolina. So yun lang mga kaibigan. Thank you for watching this video. Again, this is your Motorcycle Master PH. Thank you for liking, thank you for subscribing and supporting my channel. Pasensya na kayo at medyo matagal-tagal tayo din nakapag-upload ng videos dahil busy tayo. So may mga personal lang na dapat nating unahin. So thank you so much again at your service.